Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to, it's... Eto po, meron na namang panibagong Dabar Cards, ang EAT ng TVJ dyan sa TV5. At eto po ang Mr. Donut. Yan, ito pong Mr. Donut ay nag-post sa kanilang Facebook page. 1,000 isang tuwa together with the EAT Dabar Cards, welcome to the family. Ayan po yung litrato. Ayan po yung nasa ating screen. So nadagdagan na naman ang mga Dabar Cards, ang mga legit Dabar Cards. At parami na talaga ng parami ng parami ng parami ng parami. Ang mga sponsors at advertisers ng legit na EAT ng TVJ dyan sa TV5. Habang sila dumadami ang sponsors, yung kabila naman pabawas ng pabawas. Spaghetti pabawas. Ang mga sponsors dun sa Gedli. At dito naman po sa 18 ng TVJ sa TV5, tuloy-tuloy po ang pagdami ng mga nagtitiwala sa kanila. Ayan mga kababayan. At ito pa, ang dami po. Ang dami po nakasave dito sa aking cellphone. Itong mga nangyayari dito sa ating bansa, whether ito ay showbiz o politika. Ito mga kababayan, pag-usapan natin saglit. Itong nangyari dito sa kaso ni Gerald Bantag. Tinawag na pambabastos sa korte sa proseso ng batas ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla ang pakikipanayam ng vloggers kay dating Bucor Chief Gerald Bantag na merong standing warrant of arrest. Nako, at itong mga vloggers na to ay naharap sa contempt of court. Sasampahan sila ng complaint na contempt of court. Etong tatlo, sino-sino ba yung tatlong vloggers na yan? Ito yung tinatawag nila sa grupo nilang Banateros. Si Banat Bay, si Coach Oli, at etong sino ba yung isa? Nakalimutan ko. Si Boss Dada. So tatlo po sila. Yung magkapatid na si Banat Bay at etong Coach Oli at yung kanilang tropa na si Boss Dada. O silang tatlo kasi ay nag-interview kay Mr. Bantag. At noon pa lang, doon sa interview, nag-react na agad itong pamilya ni Percival Mabasa. Itong pamilya ni Percy Lapid. At ayon sa kanilang spokesperson, na si Toto Kausing, balak nilang kasuhan itong tatlong vlogger na ito. At ngayon naman, ito, mismo ang Department of Justice ang magsasampa ng kaso dito sa tatlong vloggers na ito. Kasi ayon kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, itong mga vloggers na ito will have to be responsible for interviewing Bantag who has a standing warrant of arrest. At ngayon po aming pinag-aandaan ang complaint ng mga vlogger na nag-interview sa kanya for contempt of court kasi bawal po yan. Alam naman po natin na ito si Bantag ay naharap sa napakaraming kaso na pending po dyan sa Regional Trial Court sa Puntinlupa City and Las Piñas City at ito po ay may klarong hinahanap ng batas na hindi dapat binibigyan ng ganyang salita o ito po ay pambabastos sa korte sa proseso ng batas. At bagamat hindi sinabi ang detalye, sabi ni Remulla, tuloy-tuloy po rin ang operasyon para hanapin, hulihin etong si Mr. Bantag. Hindi kami tumitigil. We are not stopping at anything. Makukuha ho natin yan. Makukuha natin. Ayan po yung sabi ni DOJ Secretary Remulla. Alam nyo ako nagtataka, no? Mas alam pa ng vloggers kung nasaan si Bantag kaysa dito sa DOJ. Mas magaling pa itong mga vloggers na ito. Pero mo, nakontak nila si Bantag. Eh yung DOJ, hinahanap ilang buwan na ba? Ilang buwan na bang hinahanap itong si Bantag? Hanggang ngayon nata, wala pa rin. Nagbigay na nga sila pabuya sa kung sino man ang makapagtuturo dito kay Mr. Bantag at dito kay Mr. Solweta. Pero walay. Walay pa rin mga kababayan. Itong mga to, buti pa itong mga vloggers.
May contact kay Bantag. Ang mali lang, yun nga eh. Ang mali lang, in-interview nila. At yan ay ipinost nila dyan sa kanilang Facebook account at maging dun sa kanilang YouTube accounts. So, yun naman daw yung pagkakabroadcast ng interview. Ayan po daw ay labag sa batas. Kaya naman, ako, itong tatlong ito ay mukhang maharap sa kaso na contempt of court. So, ayan mga kababayan, yung ilan sa mga anak ko, nakasave dito sa aking cellphone. At bilang pagtatapos, ito, tirahin na rin natin to. Meron pong patutsada, itong si Ayon Perez. Tila may bombang pasabog ang TV personality na si Ayon Perez sa mga bashers nila ng asawa niyang si Vice Ganda. Sa Instagram, shinare ni Ayon sa publiko ang ilan sa mga larawan nila ni Vice na kuha sa ABS-CBN Bowl 2023. Speaking of ABS-CBN Bowl, sabi ng ibang mga nagkomento, nabasa ko, buti pa sila nag-ABS-CBN Bowl habang yung kanilang mga trabahador dyan, no work, no pay. Pati ba naman yung yung bowl na i-connect doon sa no work, no pay. So dyan po sa event na yan, ako, eto, nagpa-tutsada etong si Ayon Perez. Sabi niya, our smile, happiness, and joy, no one can destroy. Parang Marvel ah. Parang dialogue ng Marvel superhero. Basahin niyo ulit. Oh. Our smile, happiness, and joy, no one can destroy. Parang Marvel lang ang dating. Ah. Tapos ito matindi. Sabi niya, takayo. May pahabol pa na mura. Eh. Pasimple. Pasimpleng mura, pero mura to. yung mga nangaagaw daw ng happiness nila. Actually, hindi naman kayo naagawan ng happiness eh. Kailan ba kayo nagawa ng happiness? O happiness ba sa inyo? Yung bastusa. Ayun ba yung sinasabi mo happiness? Hindi naman kayo nagawa ng happiness ah. Pinaghiwalay ba kayo? Hindi naman kayo pinaghiwalay eh. Alam niyo yung suspension nga, mas mapaganda sa inyo eh. Mas magiging close kayo eh. Kasi biruin mo, maghapon kayo sa bahay. Magbanding-bandingan kayong dalawa. So paano mo sinabi na dinidestroy yung inyong joy? Ah, yung ba yung joy? Yung magbiro ng kabastusa. Ay, may sinasabi mong joy? Mr. Perez? Mr. Ayon Perez, yung may sinasabi mong joy? Kasi wala naman ako nakikita na inaagawang kayo ng joy, na inaalis sa inyo yung joy, yung kaligayahan. Wala naman na. Meron ba? Meron bang nangaagaw na kanilang joy? Tutusin nga eh, mas maganda yung suspension kasi pwede kayo mamasyal, pwede kayo magbakasyon. O, makapagbanding-banding kayo, doon kayo magsubuan ng icing. Doon kayo magsabitan ng lubid sa leeg. Diba, banding nyo yun? So, paano mo naman nasabi na, na inaalisan kayo ng kaligayahan? Hindi naman eh. Huwag naman, uy. Huwag kayo ganun, uy. Tapos, nagbumura ka, takayo. Well, mga kababayan, hayaan mo na lang si Ayon Perez. Alam niyo naman, itong si Ayon, alam niyo na, sunod-sunuran. So, lahat tayong magagawa, ganyan po talaga buhay eh. Sabi nga ni Rendon, palamuni. Si Rendon, na by the way, nabuhay mga kababayan. Ha? Bumabanat na naman to si Rendon eh. Pati si Nanay Chrissy, binanata na naman. Maghintay ka, Rendon. Susunod kong video, babanatan kita dyan sa mga banat mo dun sa mga tao na na dapat binibigyan nyo ng galang dahil dun sa kanilang sa kanilang mga ambag sa industriya ng entertainment. Ikaw, ano ba ambag mo? Tambaluslos. Ikaw, Tamulmol. Ano ba ambag mo? Ambag mo, puro dada, puro pangungutya. Pero tingnan mo sarili mo, tumingin ka sa salamin. Kala mo pagkagaling-galing mo. Pero ang totoo, tama sabi ni Nanay Christy, bakit ka pa babalik? Wala naman nag-aabang sa'yo. Huyo ba? Ay, naku, Rendon na tamulmul. So, yun lang po muna mga kababayan. Yung ating latest na mga update dito sa aking Facebook. Dito po sa aking nakasave items. O yan po yung tatlo. Unang-una, balikan natin ha.
Ito pong Mr. Donut, ito pong 80 ng TBJ dyan sa TB5 ay meron na naman bagong Dabar Cards. At ito po ang Mr. Donut. Pangalawa, ito pong tatlong vloggers, itong Banateros sa pangunguna ni Banat Bay. Nako, ay sasampahan po ng kasong contempt of court dahil sa kanilang pag-i-interview dito sa wanted na si Mr. Bantag. At huli po ay itong banat ni Ayon Perez na inaalisan daw sila ng kaligayahan. Hindi naman. At may simpleng murat takayo. Takayo rin. So, yun lang po mga kababayan. Ingat po tayong lahat. God bless.